Hindi po muna sa ngayon, sir. Ayoko din ang magsalita ko ng patapos ng hindi. So, anong saan ka nagtapos? Sa University of Carolina. So, government din yun? Private. Private din. Ang admission din. 300 plus din, sir. May scholarship ka lang? Working scholar mo ng school, sir. Pag working scholar, meron kang ano? Meron pong 321 units po at saka may allowance din. O, di wala akong bayad doon? Wala po, sir. Tapos may allowance ka pa? May Nagsama ka rin sa amin, kayo pa ako. Yun, saan? Kaya pala... Sa Madina to po. Nung nagsisimula pa doon sa... Ah, oo. Tapos nung sami. Nung sabi. Ay, so anong hawak mo ngayon? Santa Maria niyo. Ano malayo yun? Maria. Dito po. Hindi malapit. Ah, malapit-lapit. Ako, paano ko makakauwi, mami? May ano sa sinutlong po. May mga sakit pa ba? Opo. Sir? 7 na po. Nagbiyahe, dito ko matuto. Iyabay, una, unang mga ano? Opo. So, kailan ka nag-asawa? Nung ano po, sir, April. This year? Actually, April baby. Kita na tayo. Opo, sir. Sa Matina po. Thousand Trails. So, anong hawak mong ano? Unit po. Bansalan po, sir. Bansalan. Malapit lang ang Bansalan. O, may pag-uha ang cooperative doon? Opo. BCS. Galit ba sa atin? Galit ba? Galit sa atin. BCS, sir? Oo. Yung pag nung una, gagagalit sa atin mo yan? Hanggang ngayon, gagalit pa rin? Sinisiraan po yung ano, sir. Yung pa ay... Oo, nasisira naman. Hindi naman ito. Kasi naman sinong gusto ng miyembro. Ano sir, nagsialisa yung mga miyembro nila. Kasi yun sa mortuary nila. Bakit? Ayaw kasi nila sa mortuary sir kasi every week lang daw may namamatay. Sa atin? Sa atin, hindi naman. Tapos tayo yung mortuary. Tapos kitang-kita po yung station. So, nagiging ang pagkakaiba? So yun lang kaya umalis. Card ay buhay doon sa kabila ay patay. Kita na rin tayo, ano? Yes, sir. Sa Matina. Matina rin. Buhay kayo Matina? UM po ako dati sa Matina. Oh, ngayon? Sila ang master. AM na po ako dito. Saan? Anong hawak mo? Double 3D. Yung Matina? Ay, opo. Dati ako doon ako na-assign. Ano yung double? Ito. Sa Sulawa, Santa Maria, Maria, Sulub. Pagkakas. Yung malapit na rin kayo maging bangko. Sino yung naiwan lang? Sa Dabao? Turing, Tugbo. Sa Katalong. Ah, sila yung sa Turing dito? Wala. Wala na pong taga-dawo dito. So, wala. Ah, yun lang. Sino yung malayo? O, sino ba yung hindi ko pa nakikita dito? Nakabutan ko sir is 185 per year. Ngayon?
25, magkano yung sa isang taon? Isang semester po, sir, is aabot lang ng 5,000. 5,000? Kasama ng miscellaneous? Yes, sir, yung mga iba. Ano, yung scholarship ka na? Ano lang po, sir? So, tatay na lang scholarship? Tatay-nanay. So, 5 years ka na? Yes. Ano, full UN ka na o IC pa lang? Full na. O, sino pa yung hindi ko na ano? Ako po si Ruby Bokor po, representative ng San Carlos University. Actually, sir, tatlo kami. Okay, sir. So, A01 po ng San Carlos University, 3.8 na po sa CARD, and then taga General San Jose City po, the Barilis. Sino yung UMB po? Nasa training po.
Ah, sa CNDI. Opo. Ah, may possible yun. So, anong matapos niya nga? Ano po, agribusiness major in enterprise management. Major in, ano? Enterprise saan? Sa SPAMAS. Ah, SPAMAS? Government din yan. Transmission ka dyan. Ano na sa iyo, sir? Natin na siya. Sino ba yung muli ko na ako dito? May sila lahat. Reason I'm asking yung tuition fee, kasi in-establish ko yung scholarship natin. Kasi yung scholarship natin, 1,000 a year, 6,000%. So, ang nakikita ko, siguro gadis ng 40 lang. Pero normally, ang range na naano ko, between 4,000 to 7,000. Basta, ang yun ang kalimitan sa government. Yun ang mga nagpa-private, kalimitan yung mga scholarship. So, magandang pangayon eh, because mag-receiving na lahat ito na request na i-adjust. Kaya ako yung gumagawa ng software. In starting out, the staff that we attract are the ones that are studying sa una sa government kasi mas mababa yung tuition fee. And yung sa private, kung working student at the scholarship. Hindi natin na-attract yung mga matataas ang yung mga private na ang nagbabayad yung mga walang mga scholarship, walang ante, hindi working student. Kasi pag ang magulang na nagbayad, ang presyo to finance malakas, kaya hindi rin nagtatagal dito. Kaya you are the staff that stay with us, you are motivated. Dahil sa trabaho. Kaya yung sinasabi ko, ako, I finished my, when I was in elementary, nagtitinda ako ng ice truck, ice candy. Ay, hindi ice candy, ice truck, popsicle. So, isa yung chiki yun. So, pagka sa amin, nagtitinda ko nyo. Pagka naman, pagkakatapos kakawas, yung mother ko, sa teacher, kakain kung kami mga langka, kung hindi kami bukir, yung langka na na, nandiyo yung langka? Yes, sir. Yes, sir. Yun, kakainin namin yung ano noon, yung laman, luluto namin yung buto. Yun naman ang ititinda ko sa umaga. Ako'y hirap na hirap doon. Hindi lang yung sa ice truck, pagka kasi, pagka 1 hour, nalipasan ka, hindi mo nahalata. Pag yung tunaw na, hindi natatanggap yung ano, i-check. Kaya dapat maibalik mo bago matunaw. Ang mahirap nito, pag itinapatsyempo doon sa mga, yung mga batilyo, yung mga barkada, at tawagin ka, o yung mga tambay, kukunan ka ng ano, 10 yung isang box nun, ice drop, 10 lang mo nun. Kukunan ka ng 7, magtatakbuhan lahat. Ay di kihahabol kasi wala kayo mabayad. 5 centimos ang isa nun. 35 centavos ang 10. Tubo ko nun, 15 centimos, 15 centavos. Una mababa. So tatakbuhan ka. Pero nung una, yung mga tambay, magaling laban loko, pero maalam maawa sa mga bata. Paiiyakin ka muna. No? Pagka yung umiiyak ka na, saka lalapit, bibigyan ka. Hindi ka gaya ng mga tambay dito ngayon. Ang putoy. Ha? Babatukan ka pa, paiiyakan pa, talagang nanakawa ka pa. Noong una, ibang panahon namin doon. Yung mga tambay doon, talagang nalulogo lang. Tatakbuhan ka, pahabulin ka lang. Kaya ako mabilis tumakbo eh. Hindi mo inabot, pahabulin ka, babayaran ka rin. So, pagka ganon, alam ko na, kasi mabibilin lahat yung aking, ano, ayos na, kaya lang, maiiyakin ka. Kaya ko naman, hindi naman naiiyak, pero makakabahin ka. So, ang hirap nun. In high school, pag summer, in-increase na po. No? Kaya maalam ko niyan, dahil pagka summer, I have to ensure na meron ako pambaon, no? May supi ko noon, libre, no? Araw sa eskola. Pero
ayoko nung kayo ba ano, yung tumalas na kunwari may kinakain kayo. Kasi yung mga kaklase ko yung kaya ng kain. Ito ang mga nakikin mo niya akong kaya. Kala nasan nyo na ba yan? Sino nakaralas na? Siguro hindi pa, no? Kasi yung mga kaklase mo, kumakain eh. Ikaw naman, kunwari may kinakain kayo, pero wala, kululawan yung kumakain. So, dumalas din ako. So, sabi ko, ayoko nung, ano, school lang lang. Kasi gusto ko bilang yun. Gusto ko, meron akong baon. Sabi ko, sabi ko, eh, magtrabaho ka. No, wala mo lang kung bibigay na pambaon sa iyo. O, 15 centimos. Hindi mo trabaho pagka-summer, maging electrician ako. And then, high school, college, dahil scholarship, natanggalan din ako ng scholarship kaya ako nakapagtapos as working student. So, yung nasa ili ako pagtatanim ng mga rice, no? Sama ko sa school. Anyway, hindi na pinunta ko nito. Ang inaano ko rito ay hindi kinakahiya yung mga ano yan. Kaya ako tinatanong ko kasi yung mga special art tsaka yung mga yung ginagawa natin ay talagang para sa pagturo sa kahirapan. Kasi halos lahat sa atin nakaramdam kung ano ang ibig sabihin. Alam natin kung ano ang ibig sabihin ng paghihirap. The reason I also why we come here kasi nga malapit na, no? Isa-isa nang inuubos ng bangko yung NGO. Ina-transfer na rin kayo. Sama this morning at October 1 naman sila dito sa Turin 5 na Turin po tubo. Next year naman yan. So tapos susunod na kayo dito na po ang sunod na sunod-sunod na at turnover na kayo at transition na rin kayo. Pero sa akin I'd like to share your story because we're now lumalaki na rin tayo. Yung typhoon Glenda, alam niyo yung typhoon Glenda? Mm-hmm. Yung pinaka-recent typhoon, no? Ito ang yun. So, may kita kami dalaw na. Sa atin yon ang pinaka-takas na tumama doon sa ano ba siya? Ayan. Kaya lang, nung 3 weeks ago or month ago, tinamaan tayo ng malakas na typhoon at the heart of the capital of Guard, which is in San Pablo City, Quezon City. So, malakas ang tama ng typhoon doon. Marami ang masira. Even yung building natin, nabasa yung mga sarap yung pinaka. So, the following day, nung matapos yung ano, so, nakatago doon ako, tinitin ako ko yung external damage. So, my staff, dago doon din, tinitignan ako ko. Wala tayong iintayin dito mag-release kasi yung ating utility, yung ating mga security guard, dyan ito, ay wala kasi yung baro nila yung mga siratin. So bago yung pumasok, yung munang pamilya nila ay ayos tayo bahay. So tayo nang yung ano, yung mga sino na apektuhan, tayo maglilinis. So nilinis namin yun. No? Yung building ng car. Yung lahat dito nakapunta na lang ano, ng head office. No? Hindi pa. So yung nakapunta na sa head office, yung basag ang mga salamin. So nilinis namin yun. Pati yung mga tubig na pumasok, nilinis namin na sama-sama yung mga staff ko. And I felt that I need to share this. Kami, ganito kami nung una, nung sinisimulang ko kahit, the family spirit is there. Kasi, ang kwento ng card ay hindi nagtatapos dun sa, alam niyo, nagsimulang ko na 20 pesos at saka isang typewriter. Binubuo ko ngayon ang storya. Ang storya niyan, meron tayong isang opisina, malita ang opisina. Yung opisina ay hiniram ko doon sa father ko. Kasi meron siyang maliit na school, technical school. At yung napagbigay sa kwarto ay malapit sa kanal. Nasa likod ng palengke. Pag umuulan, hindi pa ito bagyo, ha? Pag umuulan, bumabaka. Kasi malapit sa palengke. Nung panahon noon, wala tayong cabinet. Ang lamesa natin yung ilang. Wala tayong silya. Silya natin yung isang parang mahabol din. Kahoy. Pag umuulan, ang bilis bumahago sa loob ng ating kusina. Kaya yung ating mga
files ay nakalagay sa cartoon, sa mga boxes. Para yung huwag kayong mabasa, kilala naman yung si Julius, yung anak ko na nagtrabaho dito. At saka yung isang mong anak na nasa States, yung nagtrabaho dito. Yun, mga 5 years old pa lang yun. Kayo sa kong anak na 3 years binubuhat yung kahon. Pati sila Dory, sila Mrs. Ali, sila Boyer, tigil-tigisa yun ang kahon. Aming mga anak, at pinagbunubuhat na isang kahon. Kasi pagka nadala ng baha, madadala ng baha yung mga files natin. Madali namang mahupa, so tapos ano, sakala ang nila ibabaw kapagkat to you. Ganun tayo noon. At yun ay hindi drama. Ito ang tunay na istorya. Ang paano tayo nagsimula. Kaya ako na nasasabi yan. It reminded me, because after nung typhoon, nung hapon, pagkatapos na naglinis, balik tayo sa kwento nung Glenda. Tapos maglinis, ako'y nag-feel. Kasi nga, buong garden, doon sa Luzon, ang tinamaan sa Luzon. Yung initial report sa akin ng apektuhang membro ay 334,156 families. So, napakalaki. So, sabi ko, kailangan tulungan talaga ito. Hindi na nang sigurado. Nung kinuwenta ko, ito ay gagastos tayo ng 133 million pesos. Para sa SIGRAP. Punta ko ng Laguna, punta ko yung mga branches, doon sa Cardbank, punta ko sa Quezon, tinanong ko, sino ang apektado dito? Sagot sa akin ng mga unit manager, mga area manager, 80% ko to 100% of the members are affected. So, sige, kung yun ang report at yun ang pagigihin, gano'n na tayo, hindi na mag-re-repack ng mga bigas, sardinas, corned beef, noodles, sukal, kape. Yung nakagay kasi kailangan i-distribute. The following day, because I was very concerned sa dami kasi, pumunta ako ng Santa Rosa, pumunta ako ng NCR. Nagpunta ako sa Mandaluyong, kasi Mandaluyong signal number 3. So, madami rin ang ano. Kausap ko yung area manager at tinanong ko sa kanya kung ilan ang apektado dito. Ayun yung meron mga nasa 6,000 na members. Ang sagot sa akin, 20 lang po. Sabi ko, ha? 20 po, 2,000. 20 lang po na members. Tao, bakit yung sa iba? Ang dami. Signal number 3 kayo. Eh, kasi huwag lang talaga kasi nagpa-waiting ako sa mga members doon sa center leader. Kasi kailangan malaman namin. So, dalawin ko lang ako. Sabi ko, sigurado ka. So, yung dalawang ano, pang-relief, ako, sa inyo na lang to. Kasi ito, pag pinamalaan pala kayo. Sa inyo na lang. And then, I went to Cubao. Yung NGO naman. Kasi yan, Cubao, kung mga na-assign dyan, eh, kumabaha din doon. Ang sagot sa akin ng area manager, because about 6,000 members din also, ang sagot sa akin ay 30. Ano ha? Di ba signal number 3 tayo? Pare-pareho lang naman tayong signal number 3. Bakit kayo yung ano? 30 lang. Eh, yun lang talaga eh. Then I went to Rizal. I checked the Rizal rural bank because we also own that. Out of 12,000, 10,000 members, ang bibigyan nila ay 600 lang. Sabi ko, bakit 600? Ang dami ninyo na ano dito, baka apektado. Yung mga invalidate ko, hindi ko nag-validate ko, 600 lang talaga. Out of 10,000. Sabi ko, hindi may 80 lang. And then I went to Bulacan, kasi ang Bulacan, binabaha. Yan, eh, konti ko lang kay Bagyo, talaga ng awas ka agad. So, nasa kung sa anong ate, this is region, ha? Baka nasa 24,000 yung clients nila. 1,200 lang ang bibigyan nila. Sabi ko, di ba pinaba? Eh, mga tao naman mo, hindi talaga namang tuwan-tuwa mo pagka bumaba. Bakit? Hindi ka
kasi marami yung ista. Mm-hmm. So nakakapag-benta pa sila, kaya naghihintay talagang bumaha. Kumikita. At yung bahay naman nila, talagang sanay sa baha. So ang naapektuhan lang, 1,200. Then I went, the following day, I went to Batangas. I was very concerned kasi pare-pareho naman signal number 3. Bakit? Ba't iba yung deklarasyon? So I began talking with that. With the management of CARPA. And yung SME bank, sabi ko, bakit ganon? Bakit ito yung branches? Ang declaration ay ganito lang. Yung iba, konti lang. Yung dun sa Gueso, hanggang Bicol, 62 to 110, 80 to 100% bibigyan. Paki-validate na. They started validating that afternoon, yung sinabi ko sa kanila. Yung 334,186 gumawa, naging 300 na lang. The following day, as they validate, naging 295. By the end of the afternoon, naging 235 na lang. And then the following day, naging 195 na lang. Tapos, bumagsak sa 145, stabilize around 149,000 clients. So ang naging cost ng MBA sa CIDRAP, from the 133 million, umabot lang ng mga nasa 50. I thought I should share this with you. Kasi, it's important for you to know our history. Kung paano tayo nag-aaralan binabalik dito sa values. O, ano yung values ng kaya? Ano yung pito? Ano yung madaling tandaan? Sea? Fishes. O, ano yung ibig sabihin ng sea? Competence. Ano yung ibig sabihin ng F? Spirit. Ano yung ibig sabihin ng I? Ano yung ibig sabihin ng S? Stewardship. Ano yung ibig sabihin ng H? Ano yung ibig sabihin ng E? Excellence. Ano yung isang S? One of the most important there is yung isang letter S. Stewardship. Ano yung ibig sabihin ng stewardship? Pag-aalaga ng resources. Kaya pinapwento ko yon yung mga pinagsimula natin sa example ko ito. Pero dito na yun, ano, ito wala rin drama. When we acquired, kasi nga bumabaha na, nagpapera ang card yung 1989. Pwede tayo, hindi pa inabot siya, Dick. Inabot mo na. Inabot mo na. No? Bumili tayo ng isang bahay. Next. Yung head office na yun, sa City Shop, yun ay pag tinanggal mo yung borlory doon, makikita rin yun, kaya yung panis mo. Yung loob noon ay bahay. Hanggang ngayon natin yung bahay. May nag-donate sa atin na kauna-unahan na computer Macintosh, Apple Macintosh, sa Kai, sa galing Japan. Yun ang kauna-unahan computer na Macintosh sa buong San Pablo. And because we want to protect that, wala tayong security guard, wala tayong janitor. Every night, we take turns in securing that Pablo's. Binabantay namin. And during weekends, that's my turn. Kasama ko yung pamilya ko, binabantay namin. Saturday, Sunday, pagka naman Monday, yung pamilya ni Dory, si Elma, wala pa nung asawa, kaya kumulit niya, kasama niya. Ganun din si Cynthia, hindi pa niya asawa si Joy, ganun din. Ito ba yung nakapagbantay na rin, o? Ganun sa rotation of cleanliness. Tama, na rotation of cleanliness. Wala tayong manunod, di ba? Tayo-tayo lang. At yung una kong pera na nakuha na $10,000, naging $20,000 sa Japan, hanggang ngayon, nabigyan tayo. What it means to the value of stewardship. Kaya nung nakita ko yung ano, pinavalidate ko rin yung
sa affected na typhoon Glenda. At kung pinagoko yung kanilang unang report, we will be spending 133 million. When in fact, ang kailangan lang talaga. Lalong-lalo na, sino dito ang anak ng miyembro? Sa naman. I'm more excited po sa pera ng MBA. Kasi yan, hindi natin pera. Pera yan ang mga magulang nyo. Pera yan ang mga nanay. Alagang-alaga mo yung resources ng card ng 10 beses. Ito yung 100 beses. Hindi naalaga ako kasi yan ay pera ng mga magulang natin. Kaya ayokong nasasambuya yan. At nung in-analyze namin, bakit naging ganun ang interpretation? Kasi natumbala sa policy, but sa signal lang yung pag-inaba, bibigyan na. Pagka ang tubig ay nihay for 24 hours, over 24 hours, bibigyan. At pagka nasira yung bahay, yung palang ibig sabihin ng MBA, basta bumagyo at ito mga kondisyon, pag yung flooded na hanggang nihay, 24 hours, bibigyan. At pagka nasira yung bahay, sa halang bibigyan. Ibig sabihin pala nun, ay basta signal. So ngayon, kinarify na namin. Ewan ko kung nakuha na niyo yung mga ano yan. Yung mga clarification. Kaya inaano ko lang ito, yung interpret ko yung sinyo. Na yan, importante sa atin yung stewardship. Marami nagre-research sa atin at sinasabi, ito alin, kung inyong card, kaya yan ay very successful, it is not because of your manuals. Yung mga manuals niya, it's not because of that. You are truly successful because of our values. Maalam tayo mag-interpret ng values. Kagaya ng honesty, humility, integrity, pagdating sa pera. Kaya very ano rin tayo sa audit. Dito, pagka hindi mo na-explain o kaya meron kang pinalsify mo yung document kahit 10 piso, you're either suspended or at times terminated kasi pagdating sa pera, talagang beren mo tayo. Because this is how we value our resources. Now, you must have heard the SONA. Ano yung may SONA? Cardona, no? Pero dinadampay ko yung sarili ko ng maraming inaano ko. Pati card, dinadampay ko. Ang ina-highlight ko yung microfinance. Kasi tayo yung industry. This is part of our humility. Kapag yung ano, hindi natin pinagyayabang.